Arestado ang tatlong lalaki na nang hold up umano sa isang motorcycle taxi rider sa Quezon City. Itinanggi ng isa sa mga suspect ang krimen, habang aminado naman sa pang-hold up ang dalawa pa. May unang balita si James Agusti. Walang kawala sa polisya ang tatlong magkakaibigan na nang hold up umano na motorcycle taxi rider sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Kwento ng biktima, pauwi na sila ng kanyang pamangkin matapos bumili ng lugaw nang harangin ng mga suspect na nakasakay sa motorsiklo. Tinutukan po kami ng baril. Nung nakuha po yung wallet ko na walang laman, ibinalik po sa akin, tapos pinilit ka agawin yung motor. Mahalaga pa naman daw sa kanyang trabaho ang motorsiklo na hindi pa raw niya tapos bayaran. Diyan lang po ako kumukuha ng panggasos ng pamilya ko. Agad na nakahingi ng tulong ang biktima sa mga rumorondang polis. Kaya naaresto ang isa sa mga suspect, ang nabawing motorsiklo sa kanya, na pag-alaman ng polisya na ninakaw sa barangay San Bartolome. Apa na custodial investigation, mayroong dumating na nagre-report na nahawala ng motor. Upon verification sa motor na gamit ng isa sa mga suspect, lumalabas yung motor na yun yung nawawala. Sa follow-up operation naman ng polisya, na aresto ang dalawa pang suspect. Sa kanila nabawi ang motorsiklo ng biktimang hinold up nila. May nakuha ring improvised handgun na kargado ng mga bala. Ayon sa polisya, hindi ito ang unang beses na makukulong ang mga suspect. Ang kanilang previous case is robbery, pag nalakaw din ng motor at 1602, illegal gambling. Then yung isa is 9165, illegal drugs. Ang unang naaresong suspect itinanggi ang krimen. Mahal na po kami yung lugaw. Tapos ano lang po namin sila, no? Pininaan. Ayun lang po. Hindi nyo kinuha yung motorsiklo? Hindi po. Hindi rin kayo na-hold up? Aminado naman ang dalawa pang suspect na nang hold up sila. Birthday ko lang po kasi kailangan ng pera. Sumama lang po ako sa kanila eh. Pero nang hold up kayo? Opo. Ba't nyo nagawa yun? Birthday niya daw po. Wala daw po kasi siya panganda. Maharap ang tatlo sa mga reklamong robbery, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 2 counts ng paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.